Ayan, magandang umaga sa muli mga kababayan, mga kaibigan. So, araw ngayon ng Linggo, pitsa 31 ng Oktobre. So, medyo puyat pa tayo dahil galing tayo sa lamay ng kaibigan. Pero since naipangako natin to na ngayong araw is pupunta tayo ng Mangrove Park sa Barangay Pawa. So, nandito tayo ngayon sa entrance ng Barangay Patuan. Pag pumasok tayo dyan, nandyan yung baryo namin. So, itong kalsada naman na to, ayan, so ito yung kalsada papuntang Barangay Kawayan Interior, Barangay Bantigi, Kawayan Exterior, Barangay Bulo, Barangay Anas, Barangay Bititong, Barangay Ubungan, Jot, saka Dako, Magdalena. So, itong kalsada naman na to, ang next dito is Barangay Pawa na. So doon tayo ngayon papunta sa Pawa Mangrove Park. So tara! So ayan, nasa Coastal Road tayo. Itong right side na to, pag kumanang ka dyan, papunta yan ng Barangay Batuhan, papuntang West, Barangay Batuhan West. So nung araw, ito na ngayon mga kababayan, para sa mga taga Barangay Batuhan na matagal nang hindi nakakauwi. So ito na yung patag, kung tawagin dati. Nung araw, dito lang kami nangunguha ng gagamba, so namamaril ng ibon, pero yung kinakain naman. So ngayon, ito, medyo developed na, nakapader na, tsaka meron na rin ditong kapilya ng iglesia. So may planta na rin ngayon dito ng refilling gas station. So ito, so nung araw, ano to dito, maraming nyug, palayan, tsaka maisan. So itong bundok naman to, ito yung bundok ng Talamban. So maraming kuweba dyan, abangan nyo, baka sa mga susunod na pagkakataon is makapasok tayo dyan sa kuweba na yan. Sa mga kuweba dyan, maraming kuweba dyan actually. So ito yung Coastal Road, papunta tayo ng National Road. So bago, ang next na batuhan is Barangay Pawa na. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa may papasok na ng Barangay Pawa. So ito, ito yung palayan. Tapos ito na, kabilaan yan. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Florentino Versosa Elementary School. So hindi namin alam, hindi ko alam kung anong pangalan nito dati. Siguro Barangay Pawa Elementary School, kasi marami nang nabago yung pangalan ng mga eskwelahan ngayon. Kung sino yung nag-donate ng lupa, so sa kanya na ngayon pinapangalan. Ayan, kasama natin yung isang guide natin, si Tolex Yamasares. So ito, pag diniretso mo to, papunta na to ng National Road. Tapos ito naman, yung papuntang Barangay Batuhan. So ito na yung pinaka-entrance ng Barangay Pawa. Ito na yung Barangay Pawa ngayon, para sa mga taga Barangay Pawa na matagal lang hindi nakaka-uwi. So ito, magaganda yung bahay dito. Ayan, so dadaanan muna natin yung isang kasamahan natin, si Ron Kurtz naman. So taga rito talaga siya, so igaguide niya raw tayo. So ito, dito siya nakatira. Ito yung ancestral house ng mga Cortez. Isa sa mga matagal lang nakatira dito sa Barangay Pawa. So antayin natin. Ayan, so kagigising lang nung isang ni Ron Kurtz naman. So saglit lang daw. Ayan, so ito yung ancestral house ng mga Cortez, Domingo Cortez. Kasama natin si Kuya Patoy. So, sir, mga ilang taon to itinayo yung ancestral house nyo? Ayan, so 1968 daw to itinayo ng tatay nila ni Kuya Patoy Cortez. Ayan, ito. Domingo Cortez. Ayan, so yan si Mr. Ron Kurtz, the man. So ayan, so nandito si Cap Victor Maristila. So maraming salamat, Cap, magandang umaga po. So ito raw yung ano po to, Cap? Ito yung daycare center. Ano na yan, dati daycare, ngayon pangalan niya Barangay Child Development Center. Ayan, Child Development Center ng Barangay Pawa. So para sa mga taga Barangay Pawa na matagal lang hindi nakakauwi, so
ito na po yung itsura ngayon ng Barangay Pawa. Ayan, so maraming salamat, Kap. So ito daw yung ALS, Alternative Learning Center ng Barangay Pawa. Itong nasa right side, Kap. So ito naman yung birthing facilities nila, health center. So ito yung senior citizen nila, multi-purpose building. Ito naman yung plaza at barangay hall ng Barangay Pawa ngayon. Opo. So ito yung daan papunta na sa mangrove, no? Opo, opo. So diretso tayo dito. Diretso lang. Ayan, so hindi daw pwedeng ipasok yung mga sasakyan katulad kahit motor, bawal pumasok. So ito na yung daanan papuntang park, papuntang mangrove. So iiwanan muna natin dito yung sasakyan natin. Tara. So ito na yung daanan papuntang mangrove. So nandito yung ilog nila. Yung nasa right side naman is fish pond. Malawak ito, fish pond. So napakalawak ng fish pond na to. Ayan. So, ito yung ilog nila. Masikip na dati, malawak ito eh. Sabi ni sir, nung araw daw, dito kayo dumadaan, nung estudyante kayo, via boat, no? Bangka yung sinasakyan nila. Bangkang dimotor. So ngayon daw medyo sumikip dahil hindi na masyado nagagamit dahil umpisa nung nagkaroon ng kalsada, no? Last 2009. Oh, 2009. So nagkaroon na ng kalsada yung Barangay Pawa, nagkaroon na ng access papunta ng city. So karamihan sa kanila land trip na sa upo sa doon na sila dumadaan sa bihira na sila gumamit ng ano ng dagat. So land trip na yung transportation nila papunta ng ano ng city. So yan, napakalawak. So pag-aari daw to ng Alba. So kung hindi ako nagkakamali, malamang ito yung sinasabi ng kaibigan namin, si shout out nga pala kay Banax. Ban, kay Ban Alba. So ito pala yung pispan nyo. Malawak pala, kaibigan. Ito pala yung sinasabi mong pispan nyo dito. So hindi ko lang alam kung sa kanila pa rin to ngayon, no? Iba na yung may-ari. Sa kabila, fish pond din yan, malawak din. Hindi lang makita dahil natatakpan ng mga mangrove. So high tide ngayon, ito, medyo malaki tingnan yung ilog, pero pag low tide, maliit yung ano, makitid. Alanganin na magsalubong yung dalawang bangka na dimotor. Ayan, so yung stretch nito, estimate ko nung pumunta kami dito last week, so mga nasa 500 to 600 meters mula doon sa pinaka proper ng Barangay Pawa. So yan, sa umaga may mga nakasalubong tayo galing dito na masyal. O kaya lang yung medyo tinanghali tayo, medyo masilaw na yung araw. So sana makuha ng maayos yung video natin. Mukhang masarap dito mag-jogging sa umaga. Ayan, yung kasama natin, si Ron Kurtz naman. Nag-jogging. Dati siyang taga Raymond ka, no, sir? Yes, sir. So, dahil nga sa gawa ng pandemic, medyo apektado rin yung kabuhayan nila sa ngayon. Hindi stable yung income niya. Dahil nga walang biyahe ngayon yung ano. So umaasa sila na kahit papano sa bumalik na yung normal na biyahe ng mga bus sa lalong madaling panahon, dahil talagang said na raw siya. Kawawa naman. Pareho kami, biktima kami ng ano, ng pandemic na to. So yung oras ngayon is 7:30 ng umaga. Medyo masilaw na. Salubong natin yung araw. Ito, fish pond pa rin to. At, yan, ilog pa rin yan dyan. Ito yung simula ng bakaw. Ako pa ang group.
So ayan, pagdating nyo dito sa area na to, napaka-solemn na nung ano, nung ambience. Ayan, puro mangrove, maririnig mo mga huni ng mga ibon. So malapit na raw tayo. Ayan, so nandito na tayo sa may entrance. Ayan. Ayan, so welcome to Pawa Mangrove Park. Ayan yung guide natin, si Ron Kurtz the man. So ito na yung daanan papunta dun. Papasok, papunta na dun sa, may mga rest house sila dyan sa dulo. Ayan, so ito yung staff house nila. So sa ngayon wala pang staff. So wala pang katao-tao ngayon dito. Kami lang yata. Pero marami kami nakasalubong na nanggaling dito kanina. So itong stretch naman ng parang boardwalk na to. So estimate ko nasa mga 100 meters. So ang estimate ng boardwalk na to, sabi nila is nasa 120 meters mula dun sa pinaka-entrance. Hindi pa kasama yung pathway na dinaanan natin. So ito yon. Masarap mamasyal dito. Kung gusto mo mag-relax, napaka-relaxing ng lugar. So ito yon. Yan. So dyan tayo galing kanina. Sa right side. Mamaya pagpauwi natin, dito naman tayo dadaan sa left side. So ito, may rest house sila dito. Dito. So, meron silang park rules. Kung pupunta kayo dito, mga kaibigan. No smoking daw. Bawal mag-fire camping. Tulad ng bonfire. Bawal magkalat. Bawal lang nakahubad. Bawal din uminom. Ayan. So sabi nung nakasama natin dito last week, dati raw ano lang to, kawayan. Pero ngayon concrete na to, itong mga nasa itong sidings na to, mukha lang siyang kahoy pero concrete siya. Yung dinadaanan natin, concrete din 'yan. Maganda, masarap dito mag-walking. So, kaliwa kanan, kabilaan yung mangrove. So high tide ngayon. Sir, pwede bang maligo dito pag ganitong high tide? So pag high tide maganda dito maligo. So pwede raw dito maligo mga... Dito yung daanan ng bangkang dimotor, yung hilo pa papasok. Pag low tide, pwede dito kumuha ng mga shells. So marami raw dito shells pag low tide. So ngayon medyo malabo lang yung dagat dahil panay ulan dito sa amin. So pag okay naman yung panahon, malinaw naman yan. So marami raw naliligo dito. Pag mayroon, medyo malapon dagat dito. Mas putik pa sila. Medyo mong maalon, sir. Pati yung mas babis dito.
medyo against the light lang, lilipat tayo ng pwesto. So, saan yung ano? Ito yung Masbate City. So, ito? Ito yung sinasabi niya? Yung dulo na yun? Kasi medyo malabo yung yan. So, yun yung Masbate City. Medyo against the light lang. Talagang open na open to sa araw. Kaya medyo masilaw sa camera. Napapansin nyo ang lugar na Masbate, napapalibutan ang mga coastal areas. Pangingisda raw yung pinakakabuhayan ng mga tao rito sa Barangay Pawa. Oo, walang shells. So, araw kasi yung usod dito yung mga tao pumapasok galing yung pinsa ng Masbate, dumadaan pa sa mga bangkang dimotor. Sa ngayon, wala na kasi karamihan. May marami ng ano dito, tricycle, sa pang motor, motorbike. Malaban. Yung iba nakakotse. Nakakotse. Kasi dati nung araw, dito dumadaan yung bangkang pagpapasok dito sa Barangay. So, nasaan yung entrance ng ilog dyan? Dito dyan sa area na yan? Dito malapit yung ilog. Kasi pagdating dyan, mababaw na lang. Maharap yung ride. Malalim. Kasi sa daanan yung mga pagdang ni motor. Nang tawag dito na mabahura. Mababaw. Kasi sira yung ilisit ng motor. Sira yung daanan ng pagdang ni motor. Bago makarap dito sa Barangay ng Pawa. Yung alang medyo may kalayuan pa eh kasi marami pa to eh. Paliko-liko bago dumating doon sa pinaka-pinaka. Tinadao mo na yung mga bangkang dimotor. Kasi nung araw dito rin ako namamasada eh. Minsan ay naarkila ako dito ng mga tao. Namamasada ka ng ano sir? Ng bangkang dimotor? Mga 1990s pa eh. Nung araw daw namamasada rin siya ng bangkang dimotor dito. Sa ngayon napaka malaking pinagbago ng Barangay Pawa. Katulad nito yung mangrove park. Napakaganda ng tingnan. Hindi ako sa patakalaan makaganito pala yung Barangay ng Pawa. Sa 400 years, ngayon lang ako nakabalik naman dito sa kanila. Kaya sa ngayon, inuntahan na namin yung napakaganda ng park ng Barangay. Yan, napakaganda. Mga kaibigan, napakaganda. Napakasarap siguro dito kung may jowa ka, no? Oo, kahit pamilya, kasama yung pamilya nyo, mag-anakan, pwedeng magdala ng foods. Bawal lang magluto. Pero pwedeng magdala ng foods. Ayan, napakalawak ng area na to. Meron pang second floor yan. Ayan, malawak to. So ayan, aakit tayo sa second floor. Masarap pumasyal dito kasama yung pamilya. O kung hindi ka pa naman pamilyado, kung may jowa ka. Bawal dito manggalat eh. So ito na yung second floor nila. Malawak. Kung talaga yung naghahanap ka ng lugar na gusto mo lang solemn, yung ambience, napakaganda rito. Magmuni-muni. Wire connection. Ayan, may mga... Yung mga saksakan na to, gumagana na ba ito ngayon, sir? O hindi pa? Hindi pa, so... Pero may mga outlet sila rito. Ayan, napakasarap, mahangin. Ginagawa pa ng electrician. Mahangin, masarap. So, ito raw yung... Ito yung pinakabukana ng ilog, sir. So, ito yung pinakabukana ng ilog. Lalabas na, ito, dito papasok, papunta ng... Saan yung papunta ng barangay, Pawa? Papunta doon. Tapos yung papuntang Masbate naman, sir? Doon. Papunta yan eh. Kasi yung nakahanap ng malalim. Kasi pag mababaw, may isap yung bangka. Ayan. So sabi nila, yung mga bridge na yan, may plano raw dyan na idugtong yan doon sa kabilang dulo na yon. Sa kabilang barangay na yon. So kasi kung maglaland trip ka dyan, maraming paikot-ikot yan. Mukhang malapit lang pero paikot-ikot yung kalsada bago ka makarating ng Barangay Pawa. So yan yung place.
hindi na tayo nagpalipad ng drone dahil mahangin. Tsaka yung drone ko, hindi pa talaga siya professional, so medyo mahirap i-control lalo na kung ganitong mahangin. Ayan, napakaganda ng place mga kababayan. Napaka-relaxing. Ayan. Talagang ginastusan ng Masbate City Government. So maraming salamat sa City Government na nag-exert ng effort na para mapaganda ang Barangay Pawa. Tsaka magkaroon ng mga ganitong projects. Ayan. So ito yung place. So dun tayo galing kanina. Tapos ito, may extension daw ito papunta dun sa kabilang barangay. Ayan, so pauwi na tayo. Kanina dito tayo dumaan sa right side na yan. So ngayon, dito naman tayo dadaan sa kaliwa. Ayan, so staff house ulit yung bubunga dito. Pero meron silang CR dito. Meron silang comfort room. Ito, may panlalaki, may pang babae, may lavatory rin sila rito. Yan, Pawa Mangrove Park. Salamat!